guys, magandang umaga lahat, lalo na sa ating mga subscribers dyan, mga followers, magandang umaga. So, maga tayong missing. Kung natulog tayo kagabi is 12 AM na. Kasi may overtime tayo para matapos na maaga kasi baka makakaya ma-deliver natin mamaya or bukas. So, mayroon na paggawa po, tatlo po sila. So, may humabol pang ngayong umaga is sana makaya natin. So, shout out sa lahat dyan na gusto magpa-shout out. Shout out kang ano, kang Sir Bindur Wandigan Waklin Nueva Vizcaya. So, shout out sa lahat ng taga Nueva Vizcaya dyan, lalo na sa ating mga followers. Marami tayo mga customer dyan sa Nueva Vizcaya. So, mayroon na rin ng mga customer tayo na kuha dyan sa Nueva Vizcaya. shout out din kang Sir hindi natin nababanggitin pangalan niya. Cancer MP na lang. Cancer MP. Alam niya yan, MP. Shout out Cancer MP. Mabini Harrison, Corner Libertad Street, Pasay City. Sir, shout out sa'yo, sir. Matagal-tagal to si sir nag-coordinate sa akin. Matagal na to. Pero ngayon lang siya nag-order. So, shout out sa'yo, sir. God bless sa'yo. So, may discuss lang ako ngayong gabi, may sasabihin lang ako yung gabi ngayong umaga. May sasabihin lang ako sa inyo. Busy na kasi tayo guys, so kailangan ng ating oras dito is hati-hati na lang, hati-hati ng oras. So, shout out dyan sa lahat ng pag-shout out, lalo sa ating mga subscribers dyan, mga followers, magandang umaga sa inyo. At sana naman is naka-hits na kayo. So, mayroong nakasamahan natin, mga kakilala natin, mga customer natin na naka-hits ng mga unfinished product tulad ng mga unprocessed na mga gold. So, mayroon tayong customer na naka-hits ng unprocessed gold. Pero, ganyang mga unprocessed gold is kailangan pa yan iproseso. So, mausisi pa yan, magastos. Hindi tulad ng mga maka-hits natin ng barita is, is diritso na natin ibibinta, diba? So, diritso na natin ibinta. So, hindi na tayo mapahirapan pa. So, hindi tulad ng unprocessed gold is kailangan pa natin i-process para mahiwala yung gold at saka ano. So, nakita nyo yan siguro sa sample ni Sir Sniper. So, mayroon tayong customer. So, baka sabihin nila hindi nakuha ang ating customer. So, ito. Yan. Yan ang sample ng unprocessed gold. Yan. Unprocessed gold yan. So, kailangan pang i-proseso. So, nakuha ito ng ating customer. So, malaki-laki rin ang gastusin nito. So, depende yan kung kakilala mo yung ano, yung mga nagpa-asay, pwede mo ito pa-asay. Ito. Pag nakita mo talaga, kumikintab talaga siya, kumikinang, talagang gold talaga siya. So, kailangan pa siya i-process. Diba? Kailangan pa talaga siya i-process para maproseso at mahiwala yung bato at saka yung gold. So, blessing din yan, sir. Kailangan mo talaga yan ipaasay. So, depende, kausapin mo paasay. Mahal naman yung gold, diba? Magkano ba gramo ng gold ngayon? Siguro mga gramo ng gold ngayon is mga 1,000 ata. 1,500 ang gramo ng gold natin ngayon. So, depende kung 24 karat ba yan or 10 karat o 11 karat. So, paasay na yan, paasay. So, isang customer natin yan na nakukuha ng unprocessed gold. So, parang nahirapan siya. So, ipaasay talaga ang naging solusyon yan. So, ipaasay mo yan, sir. So, tulad niya kang Sir Chris Sniper. So, mayroon niya kang Sir Chris Sniper. So, hindi ko na-save dito. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan din ang nakuha kang Sir Chris Sniper. Yung isang kilalang batikang vlogger din na isang treasure hunter na decoding. Yan sa kanya, oh.
So magkatulad din yan sa atin, yung nakakuha, di ba? So yan, magkatulad talaga sila. So yan ang mga unprocessed gold. So tandaan yan, karamihan yan sa mga giveaways. Baka tinapon nyo na sa Hawkeye. So karamihan yan ay sa, na dyan lang sa mga giveaways niya kalagay. So makikita mo mga unprocessed gold kasi tulad ng mga sign na giveaways, mga diamond, mga diamond. So mga unprocessed yan. So mga hindi pa natapos na product, hindi lang yung ano diamond na unprocessed, halimbawa yung mga diamond na hindi pa na naging korte ng guhit. So hindi lang yung talaga diamond ang yan, tandaan sa lahat ng mga treasure hunter na hindi lang talaga lahat na diamond o mga precious stone ang hindi precious product. So mayroon ding mga gold na hindi finished product. Siguro hindi pa kayo nakakita niyan. So baka tinapon niyo na. Okay. Lagi kayo nagkukukay kasi ang iniisip niyo puro barita. So hindi lahat na nakabaon sa sign is puro barita. So tandaan talaga lahat 'yan, lalo na sa mga nagkukukay. Baka nahukay niyo na at nakabalot ng mga putik, tapos tinapon niyo na. So hindi niyo alam is yun na pala ang nakalibing sa sign na 'yan na mga unprocessed gold. So dapat natin tandaan yung mga sign. Dapat marunong din tayo magbasa. So sa lahat mga customer ko is wala nang problema. Tulungan ko naman kayo. So magtulungan naman tayo dito. So dinidikod ko naman yung mga binigay nyo sa akin. So kaya ngayon iba is naka-hits. So ang kailangan talaga is dapat makilala mo yung hinuhukay mo na sign. So baka isipin mo na hukay ka na ng hukay kasi sign yan legit eh. Hindi mo pala alam is unprocessed gold pala yan or unprocessed diamond. So pagkita mo ng bato is tinapon mo na kasi ang pagkakaalam nating lahat, lalo na sa mga bagong treasure hunter, is yung diamond is nakaguhit na siya, is finished product na. So tulad din ng yung gold na barita, yung hinuhukay natin is sinahanap natin is box, hindi natin alam is unprocessed gold pa pala yan. So bato pa. So hindi pa siya makintab. So kailangan pa siyang ipaasay. So yan po ang kaibahan. So dapat alam mo din ang sign, di ba? So sa pangalawang sabi ko sa inyo ay dapat mo alam mo din na sa kukukay, dis alam mo din ang sign na yan kung wala bang ninjir. So mayroon ako nakita dyan na isang customer ko ngayon, yung sign niya is super power po talaga, yung ninjir talaga, trap gas po yan sir, yung kang Sir MP. Kang Sir MP dyan sa address niya. Kang Sir MP, maganda talagang sign niya, yung binigay niya sa akin. Libertad Street, Pasay City, yung nagpagawa kang Sir MP. Hindi ko nasasabihin yung pangalan sa MP kasi ayaw niya banggitin yung pangalan niya. Yung binigay mo na sign na sinabihan ko kita na sir na sobrang gandang sign mo. Sobrang ganda ng sign, malaking deposito, pero gas po yun sir, poison gas ang patibong sa naging sign mo. Kasi research ko talaga sa mga Japanese sign, talagang poison gas ang makakalaban mo yan sa lalim ng tunnel. So pero walang problema kung kaya mo yan, kasi kung mapira ka is walang problema yan. Bili ka na ng gas mask, mayroon namang mabili tayong mga gas mask, diba? So mayroon tayong mabibili dyan na mga gas mask. Pero para sa akin yan is hindi ko nahukaya yan kasi sobrang delikado talaga. Super powerful po talaga yung sign niya. Talagang mahirap po hukayin. So nasa iyo yan sir. Mula nung tinuturo ko sa iyo sir yung sign na yan is 10 meters mula dyan makikita ka ng bato na may sign din is doon ka doon maghukay. So doon mo makikita ang hinahanap mo. So pataas siya kunti. Yung araw na tinuro ko sa inyo pataas, doon ka pumunta, makikita mo ang damang dig site doon. So para sa akin sir is kunting ingat lang talaga kung hukayin mo yan. Pero sinabi mo is GBOC, magkana pa ng magandang legit sign para isang hukay lang. Kasi karamihan kasi dito is nakikita ko is yung mga sign nila is pang deposito na talaga. So mahirap yan, lalo na sa mga baguhan. So mahirap. So hanapin mo lang yung giveaway sign para di ka mahirapan. Ganito siya, yung mga giveaway sign is
madali lang basahin mga gibawisan, pero mahirap sila tuntunin yung mga tamang digsite ng mga gibawis, pero madali lang makuha. Pero yung maglaking deposito is mahirap basahin yung sign, pero madali lang matuntun yung digging spot, pero mahirap kunin kasi malalim, di ba? So yan ang kaibahan sa gibawis at saka deposito. So mag-ingat talaga sa mga hukay nyo, lalo na sa mga naghukay dyan na hindi pa alam yung sign na hinuhukay nyo. Baka tinapon nyo na yung mga nakalibing dyan. So sasabihin nyo na is walang laman, pero tinapon nyo na pala yung laman ng hinuhukayan nyo. So shout out pala dyan sa mga buzzer dyan na sinabihan ako na ipapakita daw yung ating mga item. So hindi pwede. Hindi pwede yan sir. Hindi pwede ako ganyan kabubo na hindi yan kababa yung ugali ko na ipapakita ko yung item sa'yo. So manigas ka na lang na hindi ko talaga ipapakita yung item ko sa'yo. So kahit sino naman siguro, kahit dyan si Surigawsan at saka si Chris Sniper, hindi talaga sila napapakita. Lahat ng nakakuha, hindi po na sila napapakita. So kung pilitin mo ako, manigas ka na lang dyan. So alam ko talaga na gusto mong ipapakita kasi baka may bala ka, di ba? So magkukay ka. Kung gusto mo makikita siya ng ganyan, is magkukay ka, di ba? Para makakita ka ng ganyan. So ikaw ang mag-post at mapakita para yun, sa next day is malalaman mo na kung anong kalagayan mo. So ganun po kasi yan. Sobrang hirap po pag magpapakita kayo. So napaalala ko sa lahat ng nakakuha dyan at saka nakahukay is huwag talaga kayo magpapakita. Kasi sobrang hirap po pag ipapakita nyo yan. Parang nilagay mo na sa alanganin yung buhay mo. Talagang hindi ka titigilan yan. So huwag nyo talagang gawin yan. So tandaan talaga sa lahat na hindi lahat talaga nakabaon is balita-balita. So baka sasabihin ng iba is baka ito na balita na to. So hindi nila alam is unprocessed gold pala yan. So sayang ang yung pagod mo. So ganun dito. So sayang yung pagod mo. Kasi sniper yan, no? So magkatulad sila. So sayang yung pagod mo. So kaya nakuha yan sa isang customer natin. So nahirapan siya. So dapat talaga solusyon yan sir, ipaasay mo talaga. Ipaasay mo talaga yan. Yan talaga ang magandang solusyon. Pag hindi mo kaya yung durugin, kasi durugin yan eh. Pag durug yan is lagyan mo ng mercury. Pag pulverize na yan, lagyan mo ng mercury para huhulihin niya yung gold. Pero napakahirap po gumamit ng mercury kasi nakakamatay yan. So para kalaman sa lahat yung mercury is hindi yan patulad ng isang sili, yung labuyo na bigla lang na umanghang. So yung mercury is dandahanin ka, papatayin yan. So mahirap po gumamit ng mercury sir, lalo na kung hindi ka bisado. So ang maganda talaga solusyon dyan sir sa item mo is ipasay mo talaga dyan. Taganoy babies kaya niya po nakakuha na yan. At Taganoy ba Isiha. So shout out pala dyan sa Taganoy babies Isiha, taga babies kaya. Shout out din sa Tacloban City, taga Sarunliti, Cebu City, Bohol, at saka ay shout out pala dyan sa ano, sa Palawan City. Mayroon na tayong delivery. So na-deliver na pala natin, hindi ko na tawag, na-deliver na pala natin ang yung mga pang-deliver na stock na na-stop bo dyan sa Palawan City is na-deliver na natin. So God bless po. So sana ay kukunin nyo na. Yung na-deliver natin is dumating na yung mga item nyo, nag-text na sa akin. Huwag nyo nang intayin na mag-text ang LBC sa inyo. Puntahan nyo na ang LBC branch na malapit yan sa inyo. Andyan na po ang yung item nyo, huwag na kayong maghintay po, is puntahan nyo na. So andyan na yung item, kukunin nyo na lang sir. Andyan na po, dumating na yung item dyan. Yung taga-Palawan, baka po ay dyan na sa LBC, hindi na nang text sa inyo. So kukunin nyo na lang. So God bless po sa lahat ng ating nanood. Shout out po sa lang na nagpa-shout out dyan. Lalo na sa mga buzzer natin. Kailangan natin yan eh. Kasi sila ang dahilan bakit na tayo nakilala, di ba? So shout out dyan sa mga buzzer dyan.
at magandang umaga din sa inyo. At huwag kalimutan talaga magdasal. Magdasal bago magsabak sa area at magpaalam sa tagabantay. Kasi ako niwala ko na mayroon talagang tagabantay kasi naranasan ko yan dati. So mayroon talagang tagabantay sa mga Trisyon na nakalibing talaga. So yun lang po ang aking masasabi at sa mga baser dyan ang nagbaba sa akin. Walang problema, magbas lang kayo. At kasi yan ang treasure nyo. Kasi treasure bus ang tawag niyan. So shout out po sa inyong lahat at sa ating mga watcher. At lalo na sa gusto manonood ng aking video, lalo na sa mga gusto magpagawa is mag-comment na kayo sa baba. Alam ko ang mga baser is nag-comment din. Mag-comment na kayo sa baba at lagi na mga update dyan is mag-comment lang ko sa inyo. God bless po at magandang umaga and happy new year sa lahat.